Mag-alas 6 na ng umaga, magte-test tayo ngayon itong bagong set ko. Actually, yung binago ko lang naman is bola. Nag-gaan lang ako ng 1 gram each. From 14 grams, ginawa ko siyang straight na 13 grams. Yung set natin ngayon sa Isiotech na 14 teeth high speed gear, tapos sa K-Works na pulley set. Try natin ngayon kung malalagpasan niya yung 9,250 RPM na previously na na-reach natin doon. Ang speed nun is 136 kph. Tapos sa patag naman, hanggang 8,750 RPM lang tayo. Tapos ang speed natin is 130. Pero ngayon try natin na nag-gaan ako ng bola. Supposedly dapat sasabay ko yung spring, center spring na medyo mas matigas. Kaya lang medyo matagal i-ship ng seller. Actually, pangalawang seller na yung isa kasi out of stock daw. Kaya nag-order ulit ako. Hintay ko na lang dumating yung center spring. Pagas din pala muna ako, 2 bar na lang si ADB. Tapos balik ako kayo pag nandun na tayo sa testing natin. Mag-setup din tayo ulit ng GPS para mas makita natin yung speed. Speedometer speed at GoPro GPS speed. Setup na ako ng GPS natin. Ito sa may side na ito para makita natin yung speed ng GPS. Yung una nating tetestingan dito is yung slight downhill na makukuha natin ang top speed doon regardless sa headwind kasi palusong yon. Ang goal ko lang talaga is mapalagpas siya ng 9,250 RPM doon sa downhill kasi yun ang naabot kong maximum RPM nung last na tune ko dito sa 14 straight na bola. Tapos ang speed niya is 136 kph. Tapos after naman ng slight downhill is yung patag na part na. Maximum RPM na nakuha ko doon is 8,750 RPM. Tapos ang speed niya is 130 kph lang. Ngayon, inagahan ko na yung punta para hindi ganong malakas ang hangin kasi yung high speed gear is mahirap yan sa hangin eh. Tapos hindi pa tayo nakapagpalit ng mas matigas na center spring. Tignan lang natin kung ano makukuha niya ngayon na maximum RPM tapos kung ano yung speed niya. Ito pala yung set ng CVT ko. I-flash ko na lang sa screen. Game, ito na yung slide downhill. Yuyukoan lang natin kapag straight na tapos kapag wala mga sasakyan syempre. Kung may mga sasakyan di tayo yuyuko. Yan, buelo, slide downhill. Modulate lang natin yung RPM. Oo, merong motor, ayaw makapiga. Tara na lang ulit tayo mamaya. Second run natin is i-off natin yung HSTC. Ano ko lang natin 124. May sasakyan eh. Makalagpas nito, patag na. Yukuan na agad natin doon. Yan, patag game. Yuko tayo. $130 at 9,000 RPM. So, kaya na niyang pumush. Yan, $131. Bumaba. Di pa rin niya talaga kaya tumago sa hangin. 9,000 RPM lang tayo, 131 kph. Pero na pa 9,000 RPM natin siya ngayon. Unlike nung last time na try ko dito, 8,750 RPM lang yung naabot ko. Tapos 130 kph. Napalagpas natin siya ng 130, nag-131 tayo. Ikot naman tayo ulit. Tapos off natin yung HSTC. Try ulit natin. Off na natin nga dito yung HSTC. Game, second run tayo. HSTC off. May mga konting motor dito pero lagpasan natin sa gilid. Tapos yuyukuan natin dun sa straight na daan. Pero mukhang nakalagpas na yata sila. Tignan natin. Outside lang tayo. Ayan o, mga motor. Kailangan natin makita yung ilang maximum RPM dito eh. Kung makakalagpas siya ng 9,250. Ito na, malapit na mag-straight. Yoko natin dito sa straight. Walang sakyan. Yun, clear. $136 dito last time. 9,250 RPM. Ayan, nag 137 tayo. 138 at 95 RPM. Ayan yung potential nya.
nakuha natin yung maximum RPM, which is 9,500 RPM at 138 kilometers per hour. Try natin sa Patag naman dito. Magandang dabuelo natin, mahaba-haba. I-bike, pero yukuha na natin. Gilid lang tayo, hindi naman yan tatawid. RPM pa rin. 131. Pako, 132. Pako siya, 132, 9,000 RPM. Ayun, umangat. Sagad, 132. So, kailangan pa talaga nating magtigas ng center spring para makatulak pa siya sa headwind na gano'n sa mga patag. So, kung titigas na natin ng konti, medyo may laban siya sa salubungan sa hangin sa ganong speed. Kasi kapag downhill, makukuha talaga natin yon, yung top speed regardless sa headwind. Kasi nga, downhill eh. Kaya kanina napasagad natin siya ng 9,500 RPM. Tapos ang speed niya is 138. Yun yung top speed potential nito. Pero tutunayan pa natin, hintayin ko yung spring. Tapos try ulit natin dito. Dalawang round ulit. Isang nakuha ng HSCC, tsaka isang naka-off ang HST. Nag 132 ulit siya dito sa patag. Pero mas mababa yung RPM niya ngayon, 9,000 RPM lang. Unlike nung naka-stock gear ako na 132 dito sa patag is 9,750 RPM na. Tapos sa downhill lang, sa stock gear ganun din eh. Parang max out na yung 132 kay PH na 9,750 RPM. Parang malapit na kumagat yung limiter. Kaya ako nagpalit ng gear. Napataas naman natin yung top speed niya. So hintayin lang natin dumating yung center spring natin para makita natin kung may itutulak pa siya sa patag na daan. Final result is a slight downhill is 138 kph at 9,500 RPM, which is yung top speed potential nitong high speed gear na kinabit natin kay ADB. Sa patag naman is 132 kph, nababad siya at 9,000 RPM. Ito yung ipapalit natin na center spring kay ADB160. Galing to kay Kiergadin of Team K-Wars. Kapong kasi nasa TCH ako, binigay niya sa akin to. Kasi wala akong ma-orderan sa Shopee. Tatlong shop na yung nag-cancel na wala daw palang stock. Mahirap kasi hanapin tong center spring na to. NCY na, pang click 150 na 1000 RPM. Tapos pakanan yung ikot ng spring. NCY Vario 150, 4.3 yung spring diameter, yung taba. 146 yung length, 1000 RPM. Ito naman previous na gamit ko, Showar na GY6, 1200 RPM. Sinukat ko na yung spring diameter nila, same lang, press lang sila ng taba ng spring. Bilang ng turns, same lang. Tapos itong NCY is clockwise ang ikot, pag ganun. Ito namang Showar is counterclockwise ang ikot, pag ganun. Ngayon, paano ko nasabi na mas matigas itong 1000 RPM na to kaysa dito sa 1.2? Kasi kapag kakinabit mo na dito sa torque drive, ang galaw ng torque drive is pa-clockwise. Ngayon, dahil counterclockwise yung ikot nito, bumubukas siya ng paganito. Meron siyang chance na ma-deform na palabas. Although, pwede naman niya mag-reset, pero pag high RPM, medyo mahihirapan mag-reset yung spring. Itong ipapalit natin na NCY na 1000 RPM, dahil nga clockwise yung ikot niya, paloob yung piga niya, parang papaloob na ganun yung torsion. Kapag paloob naman na ganun, tumitigas habang napipiga siya. Unless yun nga, mare-reset siya. Magre-reset yung spring na ganun. So yung difference nila, kaya mas matigas to. Kasi nga, clockwise yung ikot. Pag ganyan yung buka ng torque drive, so paloob yung pag-squeeze niya, mas tumitigas. Unlike dito na pagka bumuka na yung torque drive, palabas yung squeeze. So mas malambot. Ito naman yung gamit kong bola na JVT na 13 grams. Tapos ito yung K-Works pulley natin. Pang ADB160 PCX pwede rin to. Sagad na sagad yan. Kita nyo ba? Ito, dumidikit dito. Kaya sagad talaga yung angat ng belt natin. Kabit ko na lang to kay ADB tapos test natin. Pero hindi na tayo magta-top speed. Medyo nag-aalala na si OBR. Test na lang natin yung performance niya sa mga ahunan kapag kaangkas ko si OBR. Kasi yun naman ang goal ko. Yung mapalakas ng konti pa yung hatak niya sa spring. K-Works pulley set tsaka NCY center spring. 13 grams bola.
Test ride na natin si DV. Ang kasko ngayon si OBR, magte-testing tayo ngayon sa mga ahunan doon sa mga New Clark City. Tapos after noon, mga ahunan din, papunta doon naman sa malapit sa monasteryo yung road doon. Doon kasi kami pupunta. Maghanap kami na makakainan ngayon na 9:24 brunch. Actually, meron akong binago sa set nito. Nagbigat ako ng bola. Nagpalit ulit ako ng 14 grams kasi masyado namang matigas yung spring na hindi masagad nung bola natin yung shifting ng CBT natin or hindi siya sumasagad. Binigatan ko siya ng 14 ulit para mabalance out niya. Actually, last time nung sa 13 grams, na testing ko pa ito ng isang beses eh. Tapos ang naging result naman niya is tumas yung RPM sa patag. Nag 9,250 RPM siya pero ang speed niya 127 lang. Kasi hindi pa nga sumasagad yung shifting ng CBT or hindi pa nakaangat ng sagad yung belt. Sobrang taas na ng RPM or naka-maximum RPM na ako. Kaya kailangan i-balance out din. Ramdam ko yung acceleration ngayon parang mas bumalan siya talaga. Pero matest natin doon sa may ahunan. Ito yung current set natin sa CBT. Flash ko na lang sa screen. Binago ko nga lang is yung bola. Binigatan ko siya para ma-balance out ko yung shifting ng CBT natin. Para hindi siya nag-over RPM. Tingnan natin dito sa ahon kung saan RPM siya pinakamalakas bumuhat. Parang max torque yun eh. So ngayon nasa 6.5 RPM tayo. Yan, almost 7,000 RPM. Nadiradiretso siyang umahahon. Yan, 6.5. Mabalik siyang 6.5. So, yun yung sweet spot nito na max torque. Nasa 6.5 to 7. Ganun. Natry pa natin doon. Marami pang ahonan dito. Steady natin yung throttle. Yan. Tingnan natin kung anong RPM siya dire-diretso umahon. RPM. Yan, umahon siya. Hindi ko ginagalaw yung throttle, naka-steady lang. Dire-diretso lang yung akyat niya. Ito yung pinakamalakas niya, nasa 670 RPM. Pero ang kasko si OBR nito, syempre, magdidepende kasi yan sa load. Kapag ako lang mag-isa, malamang mas mababa RPM, mas kaya akong dalhin, syempre. Pero yun yung RPM niya sa ahon. So, malakas pa rin siya sa ahonan. Itong gear natin, basta mabalance out lang yung CVT. Yun din talaga yung reason ko kaya ako nagtigas pa ng center spring para kasi nga naka-gear tayo eh. Gusto kong perfectin yung torque niya na kaya kaming dalhin ni OBR kahit naka-gear siya. Although yung isa naman natin na center spring tapos 13 grams na bola, natry ko yun doon sa may ano din, sa pamonasteryo. Tinry ko yun, naangkas ko rin si OBR noon kasi nung pumunta nga kami dun sa Tarlac Circuit Hill. Okay naman siya yung buhat power niya. Thumbs up mo nga kung okay sa'yo yung last time na try natin. Ito, try pa natin isa ulit sa ahon. Lalakasan natin RPM. 7,000 RPM tayo. 8,000. Mas mabilis yung ahon nito, syempre. 8,000 RPM, stable siya na umaahon. Kaya-kayang bumuhat, malakas talaga. Yung kanina tinignan ko lang kasi para yun sa mga yung sobrang tatarik na ahon. Doon RPM ka mag-stick kapag sobrang tarik. Kasi para yung position ng belt mo is akmang-akma para doon sa ahon. Kumbaga pinakamalakas na buhat power. Although medyo mas mabagal yung speed niya, kita niya naman. Pero kung ipupush mo, kaya niyang mag-RPM pa tapos mas mabilis yung ahon mo. Yan ang difference nila. Ito, sobrang tarik din ito. Isa pa. I-8,000 natin. Hindi niya kaya mag 8,000 sa ahon. So 6,750 yung pinakamalakas niya dito. Nadire-diretso yung ahon niya. Tapos ang speed niya is nasa 80. 79 to 80. 6,750 RPM. Pinakamabilis niya na pag-ahon. Pero yung pinakamalakas na hatak andun sa around 6.5 to 6.750 RPM. Kung nag high speed gear kayo or may plano kayo, consider nyo pa rin yung total load or yung weight nyo kung may nag-aangas kayo lagi. Siguro maximum na is 100 kg na kaya pa rin niya. Kaya ADB 160 ah. Malakas kasi talaga makina nito. So malakas din yung torque niya. Kahit mag high speed ka ng konti, kaya pa rin niyang bumuhat. Pero syempre, i-observe ko pa to ng matagal para talagang mapakiramdaman ko kung okay ba talaga siya na kapag lagi kang may angkas, ganun. Sa ngayon kasi, binabalance ko lang yung CBT niya para mag-perform siya dun sa may sweet spot, sa may power band mismo ng motor para ma-maximize natin yung power at yung speed. Na-try natin ilang max speed pag angkas si OBR. Pero pag-alang ko ng sakyan, tas ni tayo yuko syempre. Normal riding posture lang. Mas malakas siya oh. Feeling ka magwa 120 to. 116 lang. 117. Hindi ako nakayuko. 118. Kaya niya mag 120 siguro.
depende sa lakas ng hangin. O, tama na. 118 na malakas ang hangin, tapos angkas ko sa OBR. Tapos normal riding position. At least na-test natin ang bagya na safely kasi wala namang sasakyan. Shield ride na ulit kami ni OBR. Balikan ko kayo pagka nandun na tayo sa mga banking naman na ahunan. Ayan, nakalabas namin ng New Clark City. Dito na tayo sa Barangay Santa Lucia. Tapos iligo tayo ng kanan, tapos pakiat yan. Puro mga patag pa to sa ngayon. Ito, kanan tayo dito, tapos pakiat na to ng bundok. Ang ganda ng alis niya sa yung or yung exit speed niya sa corner. Mataas yung RPM. Tsaka mabilis siya. Nag-balance out na talaga yung shifting ng CVT natin. Ayan, binabalik-balik ko rin yung throttle para bumaba dun sa, bumalik dun sa low speed ratio. Ayan o, 6.5 yung pinakamalakas niyang power na may bibigay. Pagka, depende sa tarek. Pagka sobrang tarek. Sa timbang namin ngayon, anahon na. Yung pagbalik-balik ng throttle sa ahon, ginagawa ko yan para mas mabilis na ako makaahon. Pwede mo namang i-steady lang dun nga sa RPM na pinakakayang bumuhat ng motor mo. Depende na yan sa inyo kung paano yung throttle technique nyo or throttle habit nyo. Try natin pala yung ano, yung naka-steady lang yung throttle. Same lang naman kasing ahon yun. Mas mabilis yan talaga pag binabalik mo yung throttle or binabalik mo siya sa low speed ratio. Ihanapin lang natin yung pinakamalakas na buhat. Yan. Sa 6.5 RPM. So ahon yan, hanggang dun sa taas. Na hindi ko gagalawin yung throttle position. Kasi malakas yung hatak niya sa 6.5 RPM. Ayan o. Kumunta niya. Kumahon. Pero mabagal, di ba? Mabagal lang siya. Kumahon o. Hindi ko ginagalaw. Mabagal. Try naman natin yung technique o. Para mas mabilis umahon. Balik. Inabalik-balik ko siya para makabuelo. Although gano'n naman talaga minsan eh, kasi limbawa kurbad, hindi mo pwedeng dire-diretso ka lang. Pagalo pag mga tight curves, parang ginagawa mo na rin yun talaga yung gano'n na technique, ano? Pagka nag-ano ka, ahonan na cornering. Kasi once na pag binalik mo yung throttle, sumakangat yung belt sa likod eh. So mas nagkakaroon siya ng, para mas may laban siya, mas may puwersa. Kasi alam nyo naman, ang Primera is mas malakas ang hatak, diba? Pero dahil nga CVT yung transmission natin, kaya niyang hanapin yung pinakamagandang pwesto or yung pinaka-balance na ratio, na speed ratio, na makakaahong ka. Depende sa power output ng motor mo syempre, tsaka sa load na binubuhat niya. Ito itong ahon na to, medyo matarik itong ahon na to. So buelo piga natin. Mas malakas nga lang sa gas kasi piga ka ng piga eh. Ito niya, mas mabilis ako makakaahon. Huwag ganon pa, buelo piga. Matasin yung RPM. Buelo piga. Bis natin nakaahon. Kesa dun sa, ano, depende na nga sa preference nyo. Paano yung throttle technique nyo sa mga ahonan. Okay na sa akin tong set ko ngayon sa panggilid at gear. Siguro mga observe ako ng mga isang taon para sigurado, no? Kung alisin ka ba o hindi. Pero kasi okay naman siyang performance niya ngayon. Para siguro lang talaga nakuha ko na yung pinakamagandang balance ng CVT. Kaya maganda talaga yung performance niya. Kahit may angkas ako. Pero kung lagpas kayong 100 kilos with OBR, ganun. Siguro hindi ko na masasuggest sa ADV na mag-gear. Kasi baka mahirapan na talaga. Pwede nyo i-try. Pwede nyo na alisin eh. Kung hindi nyo magustuhan, di ba? Tune nyo lang talaga sa CVT. Pero maganda siya sa K-Works pulley. Sa pulley din yun eh. Pagka malakas yung pulley. Kaya maganda talaga nagiging resulta. Or nagpa-perform siya ng maganda. Pag maganda yung pulley to begin with. Kasi yan yung nagtatransfer ng power papunta dun sa gearbox mo. Sa, yung gearbox papunta sa gulong. Lakas oh. Iliko na yata tayo. Ito na. Ito yung pababa. Pag dinaradyo mo yan, papunta ka ng Baag. Ito papunta ng monasteryo. Pero maghahanap lang naman kami dito ng ano, ng makakainan ni OBR. Kasi nakapunta na kami doon dati sa monasteryo. May mga nakita kasi kaming kainan dito nung last time na. Dito kami dumaan. Galing naman kami doon sa Tarlac Circuit Hill. Dito kami dumaan pa uwi. Dito nga namin na testing yung previous set ko na 1-2 RPM na center spring na GY6. Tapos yung 13 grams na bola. Puro pababa na to. So hindi na tayo makapag-aon na. Okay na yung testing natin doon. Yung tune ko kasi ng CVT is hindi lang puro top speed syempre.
brake. Depende kasi yan sa paggagamitan mo. Kagaya ko, lagi kong angkas si OBR. Kaya kailangan ko malakas tumatak. Yung kaya kaming buhatin. Na may dulo pa rin. Nakita naman natin yung top speed niya tsaka yung top speed potential niya. So okay na yan. Kaya ngayon ang pinarpe ko is yung hatak naman. O yung buhat power. Tapos na kaming kumain ni OBR dito sa LJ Food House. Ito yung kinain namin. Hindi ako nakapagsalita kasi ang last na music. Makaka-copyright tayo. Diretso naman kami doon sa RDC Farm, si Chubaag. Magana naman kami doon, dessert. Tuloy natin yung vlog kasi dito. Ito yung pinakamatalik na part pagpapunta ka ng monasteryo. Kapag galing ka dito sa may baba. Yan, nakita natin. Last test natin sana syempre. Sa gearing, tsaka doon sa center spring na kinabit natin. NCY na center spring. It's 14 grams bola. Ito ang tarik nito, yung part na yan. Daming signage dito eh, nakalagay. Pag gagaling ka dun sa taas, huwag mag free will, nakakamatay. Nakalagay, oo, kanina, hindi mo ba nakita yung sign? Ito ang tarik, ayan, hawanin natin to. Balik-balik lang natin kasi may menor tayo talaga. Purbada eh. Pero ito yung pinakamatarik na part na nung parang dati nang dumakami dito. Mayroong Mio yata yon or Beat na hindi nakahon dito. Basic lang oh. Diretso lang. Okay na. Malakas talagang umahon itong gear natin. So diretso naman kami doon sa Sitchabag. Ay tapos pala yung ECUTEC na 14 teeth na high speed gear. Stop production na si ECUTEC kahit pulley wala na rin. Hindi na sila gumagawa. Hindi ko alam kung ano nangyari. Pero stop production na sila. Ang other alternative na nakita ko is yung Pits Bike na 14 teeth na high speed gear. Meron na pang PCX, ADV, tsaka Airblade yata, tsaka Click. Same lang alam ko eh. Na 160 ah. Same lang sila ng counter shaft or yung stock na maliit yung gear. So yun, 14 teeth high speed gear siya. Pwede nyo itry yun, although syempre hindi ko pa nagagamit. So hindi ko mabavouch yung tibay niya or yung quality niya. Ito kasi tested ko na rin to, itong ECUTEC. So yun nga, stop production na sila. Pwede nyo i-research kung okay ba yung tibay nung Pits Bike. Lagay ko na lang din yung link na sa description. Syempre, tsaka yung K-Works na pulley set na gamit natin. Yan, marami ng stock secure ngayon ng pang ADB 160. ADB PCX parehas. Click at Airblade 160 iba yung pulley. Mas, yun ang parehas pero masarang mas maliit siya. Ito yung monasteryo. Yan, monasteryo de Tarlac. Pero dito tayo kasi papunta tayo ng Sitchabag sa RDC Farm. Alam ko ito yung daan pa Budik eh. Ito. May semento na oh. Pwede tayo pupunta. Yan. Tapsilog, Bulalo, Papaitan. Available here. Dito yun. Ito yung in-order namin ni OBR. Kabulot dulo. Wala manaksak. Sige, atuloy mo atin. Dessert. Tapos uwi na rin kami after namin kumain dito. Payangan na ng konti. Bye-bye.